panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Gasendo, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, Gasendo, at si Doc Sosi. Si Doc Sosi de Leon po. Hello po! Hi! Hello. Hi, Sendo! Hi, Doc. Hi, Amy. Yan. Kamusta po? So far, magandang araw ngayon. At walang masyadong ulan. Eh, ganon din dito. Ganon din dito. Eh, ano po ba ang mga update ngayon sa agrikultura? Ano bang mga... Kasi no, alam ko, noong nakaraan, na-interview ko yata sa radyo. Eh, tungkol na yata to sa pag mga kasama natin nagsasaka ng palay? Ano ba yan? Oo. Balita ko, gusto na naman mag-import eh. Kaya, oo, mag-import na naman eh. Nag-aani pa. At hindi pa tapos na nag-aani, di ba? So, sinasabi nga natin, dapat sinasabi pa ng Department of Agriculture eh, may 90 days pa tayo. Kaya wag muna ng magmamadali na mapasok. Pabayaan muna magbenta yung mga magsasaka natin. Para at least hindi naman kawawa. And lumabas naman yung 'di ba mga 2 months ago sinasabi natin na dapat ang DA mag-angkat na ng palay dahil hindi kaya ng mga rice miller at mga trader dahil nalugi sila. Eh yun, lumabas yung report ng itong PSA, ang sinasabi nga, na nalugi talaga ang mga magsasaka, mababa ang presyo, sumusuporta dun sa sinasabi natin na 2 months ago. Mm-hmm. Eh, bakit ba kasi parang angkati naman yung kamay ng ating mga kasamahan sa gobyerno? Sa pag-i-import. Eh, nabalitaan ko nga po, maliban dyan sa sinasabi niyong pagpalay na importation, eh, pati galunggong. Gusto din i-import. Yun nga. Kaya, ang gusto natin sana, tulungan ng ating local producers. Kasi, alam naman natin na sinalantanan ng bagyo, at ngayon, babangon sila at tulungan sana yung mga magsasaka natin. At yung anihin sana, dapat lumit na yung ani. No? Ibig sabihin, kung dapat makakaani sila ng 120 na kaban, bumaba to 40 kaban. Ganun kaliit. No? So, dapat supportan talaga ang local na magsasaka natin. Tama yan. Maiba naman ako ng usapan. Sa inyo, sa palagay mo, Amy at Sendo, saan tayo agrikultura? No? Saan kaya mas malaki ang return of investment at saka saan ang mas madaling alagaan kaya? Ang pagtatanim ng mga halaman o ang pag-aalaga ng mga hayop? Dalawa lang, i-categorize natin ang agrikultura o kaya yung sa fisheries. Alin kaya ang mas malaki ang kita, less ang risk? Depende din, Doc, sa supply and demand, siyempre, di ba? Kagaya ngayon, kulang ang gulay, so mataas ang gulay. Ngayon, kulang ang baboy, mataas ang baboy, di ba? So, yung supply and demand. Ang kailangan talaga natin sana ma-stabilize yung supply natin.
Ibig sabihin, yung presyo sana, huwag biglang tumaas, huwag biglang buwaba. Diba? Mas maganda yung medyo stable ang price na kumikita yung magsasaka, hindi naman masakit sa consumer. Diba? Yun. Balansyado, ika nga. Yung nagpo-produce at saka yung kumukonsume na parang win-win solution sana. Yes, oh. And kailangan natin siguro yung sinasabi natin na zoning, no? Na lahat na munisipyo ayusin lang yung ano bang sector ang kailangan na i-concentrate dun sa isang area para hindi sabay-sabay yung magtanim, hindi sabay-sabay yung mag-alaga, no? And kung anong kulang, dapat yun ang suportahan. Yung huling sulat natin kay Secretary, no, ang hinihingi pa rin natin yung border control, no, ito yung first border na binanggit natin up to now, sumulat siya sa atin ulit, sinasabi niya na wala pa rin yung first border. Kaya yung risk ng ating livestock, talagang nandiyan pa rin. Ibig sabihin, hindi lang sa baboy, no, hindi sa manok, kasi yung avian influenza, di ba, yung AI, hindi pumasok din yan. Maubos naman yung chicken natin. Yung FMD, no, hindi lang yung African swine fever, yung FMD dapat bantayan natin kasi free na tayo dito, wala na tayo, hindi na tayo nagbabaksin. Dapat yun din babantayin. Kung pumasok yung mga sakit ng FMD, matatamaan din yung baka, di ba? So dapat talaga bantayan mabuti yung pagpasok ng mga inaangkat natin sa other countries. Nabanggit mo kasi, Endo, yung baka, FMD. Parang ini, tama ba ang ating resource person ngayon ay baka ba o kalabaw? Kasi yung kalabaw at baka, ang paa nila ay may biyak. Parang kambing, yun yung cloven footed na tinatawag. Na pwedeng tamaan ng FMD kung sakaling babalik. Ang ating bang resource person ngayon ay nasa kalabaw ba? Kalabaw, Amy? Ay nako, Doc, mamaya yung mga kasama natin, pag-uusapan natin kalabaw. Pati yung gatas ng kalabaw, saka yung mga products na pwedeng gawin dun sa gatas ng kalabaw. Mamaya pag-uusapan natin yan. Interesting tong topic natin. First time natin magkaroon ng ganitong topic sa show natin eh. Usapang kalabaw. Kalabaw. Yan, usapang kalabaw. Mamaya yan, sa pagbabalik po na, nag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Tulad na napag-usapan po namin, pag-uusapan po namin ang milking and dairy products ng kalabaw. At hindi lang po kalabaw, pati po ang baka. Ayan, pag-uusapan natin lahat yan ngayong araw. Doc Sosi, Kasendo, ayan. Ipapakilala ko sa inyo ang ating guest. Ito pong guest natin ngayon, nakilala ko po ito by chance. Ayan, nagpunta po kasi ako ng halahala. Na halahala Rizal, yan, layo yung napuntahan natin, naligaw ako. Ngayon, itong Good Samaritan na ito, hindi lang tinuro sa amin ang daan, binusog pa kami. Yan. At ganito din po, oo, Doc, ako pag pinakain ako, talagang natatandaan ko yung tao eh. mahirap makalimutan. So, nung nandun kami, naikwento niya na meron siya kooperatiba. At yun nga, meron siya mga gata. Sabi ko, ako, invite ko nga ito sa show namin at alam ko na marami siyang mai-impart. Kasi matagal po siya na nagtrabaho din, bilang sa milking din na sa ibang bansa. At ngayon po, siya po ay isang chair founder sa ng Halahala Farmers Marketing Cooperative. Pinapakilala ko po sa inyo si Tatay Roxanne Halili. Hello, Tay! Hi! Hello po, ayan. Magandang araw sa inyo. Magandang araw po rin. Magandang araw po, Kasendong, Doc Sosi. Yeah.
Tay, nakwento ko na sa kanila na ikaw ay isang dating nagtatrabaho sa ibang bansa bilang sa milking. Ngayon, yung mga natutunan mo, paano po ito na-i-apply dito sa kooperatiba nyo? Ngayon, unahin ko muna yung kaunahan ako. Dito pa sa Pilipinas ako nagsimula. Oh. Nagtrabaho ako sa Dairy Training and Research Institute, UPLB, Los Baños, ng dairy farming. So, tinuro nila ako paano mag-artificial insemination, pregnancy test, at animal health sa mga dairy cows. At tulad ng baka at kalabaw. So, nagkaroon ako idea sa magkaroon ng grouping ng mga association o ano. Dahil ako ang technician sa bawat natitisino ako naging technician, gusto ko ma-focus ang kanila sa paggagatas yung ibang mga magsasaka. So, dito mapunta na ako sa alaala, dito makabalik na ako galing Saudi Arabia, nakita ko yung cooperative ng Yano Farmer 44 Food Cooperative na bumabagsak. So, binuhay ko ulit ito sa pamagitan ko dahil ako nahirang na naging chairman of the board. Noong panahon yun, simula yun noong 2005. So, kinausap ako ng mga taga-DAR na assistant na kooperativa na kung ano ang may tatayo kung naisip kong business para sa aming kooperativa. So, nasabi ko sa inyo, galing ako day 3. Noong 1974 hanggang 1977, nadistino po ako sa Halala. Bumalik ako sa amin pagka-training ko. So, nagturo ako ng paggagatas sa mga farmer. Noon ay napakahirap magturo dahil hindi marunong ang tao, hindi rin marunong ang hayop. So, sa madaling sabi, nagyaga ako yan. So, nakapagpunta kami ng gatas. Nang panahon yun, dinadala sa UPLB C3 at drop na process. So, binabayaran namin ang mga farmer every week nung panahon yun. So, hanggang sa medyo nakating na sila paggagatas. Pero bukod doon, nung araw pa, may nagsisimula na mag-gatas rito, pero pipili ho ang local speaker na taga Santa Cruz, Laguna. Mura pa po gatas yun, pero kalabaw. Kalabaw pa po ang ginagawa nilang white cheese o kesong puti. So, nung 1977 ho, nadistino naman ho ako sa Triaya, Quezon, sa dairy farming din, under coconut trees. So, nag-develop rin po kami ng dairy farming doon ng paggagatas, pagtatayo ng mga pasture para sa dairy cattle. So, sa madaling sabi, nabalik naman ako sa NDA. Ginawa naman para magtrabaho sa NDA. Nakabiti naman ako nakistino sa dairy farming din, sa bilang technician ng NDA. So, pagkatapos niyan, nagkaroon na ng HR reduction na natapos na po ang kontrata ko. Bumalik ulit ako ng Halala. Nagsaka ulit ako sa palayan ng mga magulang ko. So, hanggang 87, hanggang 1991, nasa kuwano ako, nasa Halala ako, nagsatalim ako ng palay. Wala pa, nawala yung dairy ko. Pero noong 1992, na-hire po ako sa Saudi bilang technician uli po para magtrabaho sa kumpanya. Yung nataon ho ako ron habang yung mga anak ko ay nag-aaral, nag-aaral ako. Nung mga graduate ng mga anak ko ay umuwi na ako sa Halala uli. So nakita ko yung mga tao walang hanap buhay. At pa opisya walang mahuli ng isda kasi kaming dagat ito ng amin. Kasi walang mahuli isda. So, naisipan ko kung magtayo ng dairy cooperative. Ito na nga akong Yano. Naging business out namin yung Yano bilang pangunahing pagkakitaan namin cooperative ang mag-process ng gatas. Bali, Tay, ilang baka ba ang ginagatasan nyo ngayon dyan? Sa ngayon, ang ginagatasan namin ay nasa 15. Ang kalabaw lima. Namin... nakalabaw na kami, pito. Medyo nag-try up po ngayon, humina po ngayon. Pero nung panahon ng pandemya, nag-pick po kami sa 100 liters a day, bakat kalabaw. So, hindi naman kami nawala ng loob.
April lang kami natigil nung kasagsaan ng pandemya. Pero magkaroon po kami ng IATF pass, rapid pass. Nakapagkuha na po kami sa mga nag-online na gusto nila magtinda. Kaya nakakapagdala kami na ngayon ng mga processed milk sa kanilang mga bawat order nila. Kaya nagdadala kami sa Antipolo, Cardona, Rizal, Binangonan Rizal, Cainta Rizal, Samorong Rizal, Teresa Rizal. Panahon yun. Katunayan nga, batas ng aming ikakay sales nung panahon yun, nung buwan ng June, July. Umaabot po kami sa 22,000 a day. Pinakababaho ay 50,000. Sa ngayon ho, itong panahon na ito, nag-dry off ho lahat yung halos lahat po ng aming mga baka. O baga, nagbuntis na uli. So, next year uli, magkakadami uli ang gata namin. Ang baka nyo is ano ba? Crossbreed na o? Crossbreed ng Holstein sa Iwal. Ah, okay. So, kamusta naman yung ano per liter na nakukuha ninyo ngayon? Depende sa lahi ng baka na napupunta ang binigay ng NDA. Meron nakakukuha ng 17 liters, may 10 liters, may, ang pinakamahina ako 5 liters. Anong pinakakain niyo po sa inyong mga alagang gatasin? Ay nga ang problema ko kasi alam niyo mga farmer, mga wala yan eh. So nagtitiyaga sila sa backyard dairy na ang pagkain nila ay pasuga at saka nagsasakati lang. Kahit so nire-recommendahan namin ng supplement ay wala namang pambili po eh. So sabi ko, dagdagan na lang yun. So ang aming gatas ay kung ano, masasabi namin ko, itong ika nga ay natural, walang chemical. Pai, dito sa ano nyo, sa pag-collecta nyo ng milk, may mga testing pa rin ba yan, yung quality? Meron po tayong ginagawang testing rin yan. Meron kami ginagawang APT test, meron kami ginagawang lactometer test para sa tubig, at meron kaming plant boiling test. Para masiguro ho, na malinis at saka hindi siraing gatas na gagamitin namin sa pagpaprocess po. So gumagamit po kayo ng milking machine o mano-mano pa ang ginagawa nyo ngayon? Mayroon po kaming proyekto na magkaroon po. So kung ang alaga po naman ay isa-isa na, pinakamataas ay dalawa, hindi muna namin may recommend sa farmer dahil hindi po nila kaya i-afford na makabili sila ng sarili lang milking machine. Ang mangyayari po rin, may cluster. So may mga proyekto kaming may cluster. Hirama na lang ho nung pagka kami natulungan ng ibang agency na mabigyan kami ng mga milking machine. Ang at saka ng baka sa quality ng gatas o pinagsasama niyo po sila o hindi? Hindi po. Kasi ang gatas ng baka ay mababa po ang putawagin milk solid. Bali 3% po lang. Ang gatas ng kalabaw, mas mataas. So, mas marami kayong produkto magagawa dahil mas mataas ang milk solid niya. Maabot po ng 6% every liter ang milk solid. So, magkalba po ng presyo ang bili namin sa farmer. Ang bili namin sa farmer po ng gatas ng baka, direct sa kanilang bahay, ay 30 po. Ang kalabaw po ay 60. Doble po. Apo. Ilan pa po yan? Panahon pa po nung sa D3. Nung panahon nung sa D3, bilihan nung ng baka, nasa 5 piso lang. Tapos 10 lang ang kalabaw po. Yung mga 1970s. Hanggang ngayon, ganun pa rin, nagtakbo. Opo, doble pa rin. Bali, Kai, anong pinakaiba ko sa inyo ah? Opo. Ano ba mas masarap? Ang gatas ba ng baka o ang gatas ng kalabaw? Wala akong masasabi. Ang kuha ko lang, ang iba, siguro depende sa lahat kung ano kung saan sila nagugustuhan nila. Pero kung ako tatanong mo, halos pareho yan eh. Pareho lang o yan. Kaya lang, ang recommend ko nga, mas mainam sa kumusim ng tao, yung gatas ng baka. Mababa ang patos. Pag pinapa. Mataas kasi ang fats ng saka kolesterol, mataas din ang kolesterol ng possible po. Opo.
Mas masarap yung mataas ang cholesterol saka mas masarap ang fats. Alam mo, kung ikukumpara po natin sa bakat ka lang, kung gagawin yung product, mas marami kayong magagawang product na lalo na sa keso, mas marami keso lalabas pagka sa isang litro ng kalabaw kaysa baka. Halos dubliho ang nagagawang keso puti kumpara sa baka. Alin naman po ang madaling alagaan, ang kalabaw o baka o parehas lang? Mas madali po sa akin ang kalabaw, ang baka, dahil halos yan, manaong. Siguradong manauno yan. Misay, sa loob ng dalawang taon, pag masipag siya, tatlo beses manganganak siya. Ang kalabaw, mahirap pa po sa manaon. Misay, dalawang taon, di pa ako nilasundan. Tay, may mga panahon ba na napapanis yung gatas mismo ng baka? Ay, oo. Kahit kalabaw, may panahon. Ang, sa pag-aalam ko, mula, alam, alas 4 ng madaling araw gagatasin, o napalabas mo yung gatas, alas 4, before mag-apat na oras siya, dapat siya ma-pasteurize o maluto o ma-impact na. Yung magandang pag-impact. Kasi pag lumapas na sa 4 hours mula na ilabas ang gatas, may tendency na siya masira na kung wala sa cooling system. Pero mag-harvest, itiretso mo sa cooling system? Yes, mas yung tatagal po yun. Tatagal po yun. Kaya ang i-recommendano ko sa collection, lalo tag-init, dapat may kasama yelo na yung aming meat container para mapalamig ka agad yung gatas. Kasi yung temperature ng gatas pag tumaas, tumataas rin ang bacteria. Eh, tayo, di ba kasi sabi mo mano-mano kayo, no? Opo. Ano po yun? Gaano katagal gatasan ang isang baka? Di, ang paggatas, eh, kasi yan, tinuro namin sila ng wastong paggatas. Yung lilinisin ng dede, lumutong ng baka, tapos punasan nila, bakituyuin. Bago nila ako. Tapos, sabi namin, yung unang patak, unang hilis, patatapunin muna yun dahil may bakterya makasama yun. Kaya yung apat na utong, i-strip kung tawagin, i-stripan mo ng tatlong beses bawat utong bago mo diretsyong gatasin. Inaabot po na ilang oras yun, yung proseso? Meron ng 5 minuto, 10 minuto. Oh, ilang pala? Madali lang. Madali lang. Madali, lalo't hindi maganit yung hilisin siya, yung hindi maganit, yung pahirap pa magpalabas. Meron po bang instance na ano, nasipa kayo ng baka dahil masakit yung paghila nun sa dede niya? Meron no, pero para makasiguro, tinatali yung paan dalawang huli. Tatali. Pero pag nasanay na, pwedeng wala na. Tay, ano namang suporta, di ba sa NDA, yan, meron na kayo. Pero yung mga kalabaw talaga, baka anong suporta na kukuha natin sa gobyerno? Yeah, ang PCC ho, nag-a-assist sa amin sa, pari rin sa NDA, nagbibigay sila ng mga semen, yung dairy buffalo, binibigyan kami. Ang NDA naman, nagbibigay sa amin ng 14-30 semen. Yun ang pinuko namin, ha? Yun ang ginagamit ko ngayon. Sila po nagbibigay sa amin, tsaka yung mga technical services, katulad doon ng mga consultation, nandun sila, naka-assist sila sa ganun. So, ang kalabaw namin, na PCC ang aming tinatawagan, pag sa baka, National Dairy Authority. Opo. Yun yung mga ahensya na tumutulong sa ating mga magsasaka pa rin ba tawag doon? Ano ba tawag? Magsasaka pa rin. Dairy farming. Dairy farming. Ang sistema pa rin ba is ano, bibigyan kayo ng isang baka tapos sa pagmanganak ibabalik sa kanila o paano ba? Paano ang sistema? Ang National Dairy Authority po, yung pinaiiran nila rito, yung mga binibigay nilang baka, o tawagin ho ay palit baka program. Ang ibig po sabihin niyan, pag binigyan kayo ng buntis na kalab na baka, after 4 years, kailangan makapagsauli ka rin, makapagbayad ka ng buntis rin na dumalaga na baka. Sa baka na, sa kalabaw po naman, ang kanilang patakaran ay after 10 years. Pero sa mga anak ng kalabaw, hati kayo ng hati ng Philippine Carbon Center.
pagkalipas ng 10 taon, sarili na noong buwan na nag-aalaga na farmer yung kalabaw. Kumpara sa NDA, sa National Dairy Authority, after 4 years, magiging sarili mo na magbayad ka ng kapareho rin ng binigay sa iyo. Halimbawa, dumalaga, magbabayad ka rin ng dumalaga after 4 years. Pero kung mapapaagap, kaya naman lang sa baka, minsan buntis na, makakapagbayad ka na after 2 years, bayad ka na eh. Eh, manong, paano yan? Paano yan kung yung sinasabi niyo yung sa National Dairy, eh, yung 4 na taon, eh, puro lalaki yung anak. Paano mababalik yun? Ang ganito, ang mangyayari po, Roy, nangyari nga po sa akin yon. Nangyari po sa akin. So, ang ginagawa, suggestion po nila, ay magkukuha na sila, yung susulat lang, i-extend yung 4 years. Ah, okay. Ano ba yan? Hindi naman ako. Ano ba, wala pa kayong SOA, stipend na pa ako, after 4 years, hindi pa kayo mag-aalala na kay sisingilin. Ibig sabihin, nagkakaroon sila ng ikangay, alternatibo rin ng NDA. Kung dalawa naman ang inaalagaan mo, nag-alis sa NDA, pwede kang magbayad, nakatulong mo yung isang baka pa para kung lalaki man at may babae roon, pwede siya ibayad. Ngayon po, ilan po yung kalabaw, tama ba ako tayo, kalabaw ang binigay sa'yo? Yan, paalaga? Baka. Ilan sa manugang, ko ang kalabaw, sa manugang ko. Well, yun na naalala ko, yung kalabaw eh. Yung manugang ko, may alaga siya ang 20 kalabaw sa kayon. So, ang ginagatasan niya ay 5-6 kada season na milking. Binabayaran po siya ng kooperatiba namin ng every week ng 7 to 10,000 a week. Yun na kinikita naman. Kaya kinikita po manugang ko ng mula 20,000 hanggang 30,000 a month. Sagatas lang. Kaya nagkoconcentrate na lang siya. Yung po nga, kung sila nyo kumilaan 20 to 30,000 a month, magkano, ano po yun? Neto na po yun? O gross pa po yun? At magkano kinakain ng bawat gross daily? Gross pa yun. Gross pa yun. Alisin nyo po yung puhunan. Magkano lalabas naman o? So, ang puhunan nila, kasosi, ay yung pagpapastol, pagpapakain nila, yung igagala nila yung kalabaw, ay napunan nila. Tsaka yung, sila naman ang gumagatas, sila lang. Pero wala po silang binibiling mga ibang supplement para sa kalabaw po, wala. So masasabi natin, meet na rin po yung gross nila. Malaki rin. Malaki po. Ko po yung pag, ang tawag doon, susuga. Nung kalabaw, sa bundok. Yes. Yeah. Kaya makikita mo, ang dami talaga kinakain na na grass ng mga kalabaw. Purong grass talaga kasi bundok po yung pinaglalagyan nila. Tapos ibababa nila sa patag pagdating ng gabi na. Ganun sila. So yun ay pinakapuhunan. Pwede buo na rin po yung 20 to 30,000 na yun, no, Tay? Opo. Buo na. Sampung kalabaw yun? Yung 30,000? Naglalaro sa hanggang pitong gatasan. Yung iba ko kasi, mga buntis pa. Kumbaga, hindi siya nawawalan. Round year ho, hindi siya nawawalan ng gatasan dahil may mga ibang inayin siya na mga buntis na, mga anak, papapalit. Tuloy-tuloy po ang ulir niya ng paggagatas. Ang importante, dapat masipag yung mag-aalaga, kukuha ng pagkain niya, yung damo, para at least mapakain at mag-produce ng gatas. Kung hindi masipag po yung tao, wala. Wala kang aani yung gatas kung konti ang papakain mo dun sa baka or kalabaw. Tama po kayo, kasin daw. Tama kayo. Kasi ikaw na, bukod sa suga, pinapastupan ng mga gama. Inililibot pa. Kumbaga, hindi ibababa yun na hindi busog. Pagkatating yung mesa, pag may dayami, binibigyan pa nila ng dayami sa paghapon nila sa kural. Opo. Ito, Tay Roxanne, tama ba na bago mugtasan yung
baka o kalabaw, kailangan papakainin mo muna, bubusugin mo muna bago gawin yung paggatas? Hindi naman. Ang routine ng mga nagahayop na nagagatas, sa maghapon, bubusugin mo hanggang gabi. Di mamamahinga na sila sa gabi. Sa unang araw, gagatasan na sila. Kahit hindi pa pinakakain? Hindi pa. Pagkagatas, tsaka pala alam nila, dadalhin sa pakainan. Ah, ganun pala. Wala naman silang malaking pasture para pag kunan ng pagkain eh. Opo. So yun ang ano. Kasi may nakita ko, kailangan daw busugin muna bago ano eh. Iba-iba pala. Oo, bubusugin sa maghapon. Para kinabukasan ng umaga, maraming gatas. Karoksan, hindi ba mahirap pag panahon ng tagtuyot o tagaraw ang pagkukolekta ng damo? Anong ibinibigay nyo naman kung kukunti ang damo? Ganito po. Medyo may kahirapan, no? Ano, tagaraw. Natutuyo yung damo. Dayami po. Okay. Dayami po ang kanilang kinukuhan. At saka, kumbaga ho, sa tabing dagat, may nakakukuha ang pagkain sila. Yung mga water lily. Yung sabay-bay. Ang water lily? Opo, sabay-bay ng Laguna Lake po. Mayroong mga water lily riyan. Pero hindi po advisable yung sa kalabaw. Dahil po may risk po ron. May mga, yung water lily ho, may mga itong ng liver plug na makukuha sa baybay dagat. Meron tinatawag silang Pasiola Hepatica. Tama po ba? Opo. Pasiola Hepatica. So, ina-advise namin, huwag ibabad sa tabing dagat ang mga hayop. At saka huwag painumin sa mga lubluba ng kalabaw dahil sa puno yung mga itlog ng liver plug. Ayan. Ay, may tatanong pa ako sa'yo pero sasagutin mo to mamaya. Sige, sige. Okay. Ayan, mapuputulin ko muna ang ating usapan. Magbabalik po ang mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo, Tay. Ayan. Tay, ang tanong ko po sa inyo, madali ba maging dairy farmer? Ang akin, sa ranas ko, kung ako tatanungin, sa ranas ko, medyo may kahirapan ng pag-aalaga, lalo't wala kang pagkukunan ng pagkain. Ngayon, kung ito ay talagang sinilo mag-dairy farming, kailangan may handa kang mga pagkain katulad ng pagtatanim ng damo, mag-iisip ka ng ibang supplement katulad ng tarak o pulot o kahit na anong pwedeng mga legumes na makukuha para ika nga ay mabuhay mo yung mga kalabaw. Ang mga baka kalabaw. Kaya nagsasabihin ko dito, kailangan mamaintain niyo ang body score ng baka at kalabaw ng at least 4. 4 ang laki. Ang kumbaga, yun ang body score po, 4. Huwag bababa ho ron. Talaga ano, na mainam na kondisyon ng hayop o ng baka o kalabaw, madali ho silang maglandi uli at magbuntis. Pangalawa, marami silang gatas kung maganda ang pangangatawan. At hindi, kinakapitan ng sakit. Manong yung ano pala, sa isang baka, kunyari, 400 kilos, for example, yung papakain mo, parang 10% yata, di ba, tama ba yun? Mga 4 kilos? 40 kilos, ganun kalaki? 40 kilos po. Ang kailangan talaga kung kukuha, lalo't mga gatas, 40 kilos po. Handa mo. Yeah. 10%, tama, no? Opo. Pero yung dayami, kasi ano eh, walang nutrient yun, no? Wala po. So, dapat dayami papakain, may supplementary food. Anong supplementary food ang kailangan? Ang rekomenda namin sa dayami, para medyo magkaroon ng kaunting nutrient po, kailangan pulot. Ang iba ko ginagawa ko, yung dayami, pinaihikot ko, niro-roll sa pulot na may tubig. Malagayan kayo may pulot may tubig, sa kanyang bibigay. Yun o, ang isa nakikita ko, alternative natin pili na. Tsaka magbibigay ng kaunting pitch, talaga sila sa panahon ng tagirang pagkain.
para mapanatili po yung pangatawa ng hayop. Opo. Ayan, kasi kanina nabanggit niyo po, mga ano po yung karaniwang sakit na, na experience o tumatama sa ating mga alagang kalabaw at baka? Ang pangaraniwan ho, rito sa halahala, ang kalimitan, para po ba yung ephemeral fever, para mga trangkaso, yung mga sinisipon, yun ang pangaraniwan na, na sakit. At sa kalabaw naman, ay higit lalo ay mayroong nakakalimitan yung liver fluke pag nakuhan talaga na mamayat yung hayop pag nasa bumagsak na siya. Sa baka, hindi masyado kuhan, basta maganda katawan, ang alalahanilaan ninyo, sana ikakanlong natin yung baka sa panahon ng mahabang ulan o mahabang init para siya ay hindi masyado tamaan ng mga disease. So, ang pagkaraniwan sakit ho riyan, bibira naman mastitis rito sa kwan. Bibira mastitis rito sa mga katawan rito dahil kasama guya. Guya. Kasi yung guya, pagkagatas mo, kasama na yun eh. Dinedede-dede yung mga lumang gatas na natitira. Parang, kaya hindi nagkakaroon ng mastitis. Pagkaraniwan na yan, yan ang kwan, yung pneumonia. Pagkaraniwan na. Yung pananamulay pagkain. Pagkaraniwan ako sa panahon ngayon, yun na mga na-encounter ko, yung mga pneumonia. Ah, okay. Manong yung pag-breed ng baka, di ba? Anong sistema ang, kunyari pag AI, anong sistema ang ginagawa? Yung design ng paglalande? Oh, hindi. Paano nyo ini-AI yung ano, yung pagtali ba ng baka, tapos nakahiga siya, or paano nyo tinututukan? Anong sistema? Ang sistema po ganito, may tatawag ko sa akin, o mapunta sa bahay namin, o karuksan, namamali po ang baka ko. So alam na nila, kailangan may ipitan. Pag-iipitan, ho. So, aro sa pag-iipitan, para mapaganda ang pag-iisip ng semen, dapat di siya gumagalaw. So, naka-ipit lang ho siya. Yun ang sistema. Yung nakikita natin na, ano, yung pag-alun ng pag-iipit, no? Meron ng mga size po na kasya-kasya lang yung baka o kalabaw para siya maipit. Para maipit. Pero sabi nila, yung pag-iipit kasi, gumagalaw pa rin, mas maganda daw yung tali. Yung tinatali yung baka talaga. Sa experience, mas lalo kong mahirap yung pala. May sipa po yung, lalo yung baka. Mas sikat na sisikat pag tinalihan din yun eh. Ang ginagawa ko namin, pag nakulong na, nagkaroon siya na kung tawagin chut o ipitan, chut. Papasok siya, no? Harangan na sa likod. Ah, okay. Sa likod ng dalawang paa sa huli. Harangan na ng, para hindi siya makasipa. So, baski siya maggumalaw, basta matibay yung ipitan, wala siyang magagawa, kundi bumigay na. Yung bahong gatas na napoproduce nyo ay may tatak at kung meron, ano po pangalan? At saan naman idinidistribute, sabi nyo, sa Binangona, Nanggono, Cardona, saan naman dinadala naman nila? Ganito po yun ah. Ang amin hong mga gatas ay meron po mga level na. So, ang mga level namin, nakalagay po roon yung halahala milkland. So, sa baba ng halahala milkland, nakalagay roon ay fresh choco milk. Fresh milk ng baka. Fresh milk ng kalabaw. May identification doon. Yogurt. Pastillas ni leche. Ubi jam. Tsaka yung kutawai parang leche plan, yung lechitin. Yan ang mga produkto namin ginagawa. Pero ang mabili sa amin, fresh milk, chocolate milk, at saka yogurt. So, yan po ay natampo sa amin yung mga reseller sa bawat bayan. Order na sila kung gaano kadami bottle ang kailangan nilang dali sa kanila para sa kanilang mga online marketing. Reseller po sila eh. So, ang kanila, pagkadating ho namin roon, alam na nila kung sila nila dadalhin. Yung gusto may mga order na sa mga reseller. Yung gatas. Hmm. Ano yan? Tay, gano'ng katagal yung tinatagal ng buhay ng mga... Process milk. Yung process. Pag maganda ang cooling system po, 5 araw hanggang 7 araw.
lalot ang kanilang cooling system para mapatagal yan, kailangan ilagay sa chiller. Sa chiller po ilalagay. Pagka sa kuwan ho, alangan yung 5 araw, pagka sa rep lang, bisi mahina ho ang rep eh. Mababa ho ang lamig eh. Pero ako lang, hindi naman, naubos din mga kaagad nila eh. Kailangan patagalin. Kailangan patagalin. Galing, galing po yung ano nyo. So itong production natin na ito, masabi niyo po ba na ito'y maganda na source ng income po? Ang patunayan po niyan, may mga miyembro kami ng kooperatiba na pinagmamigay sa akin. Masabihin niya, itong tricycle na ito, ito na ipong kong kinita ko sa gatas. Itong traktura ito, kaya ako nabili sa naipong kong gatas. Ganun na sila. Yung iba naman siyempre, agad, kasi makawala sila eh, walang kwan sila eh. Mga mahihirap sila eh. Talaga agad nila yung biguling yung binabadya nila. Pero maganda to ah. Ano po kitchen, ano pa lang to, di ba? Gamit nyo, opa. Hindi pa talaga. Apo. Tapos, nakakailang na ilan po yung ipoproduce nyo, Tay? Gamit yung mga gamit. Umabot po kami sa peak na umabot po kami gatas sa baka nung buwan ng May, June, July. Sa 70 liters po ang baka, nasa 50 liters po ang kalabaw. Malaki, malaki din. Kaya nga kami nakakabenta na ng 22,000 a day sa mga reseller namin. Ito pa ang cross. Dapat totoo, kasi aga-agawan nga sila eh. Ay nung kumukapandemya, ay di marami na yung ganyan uminom ng gatas. Sa isang magsasaka, anong ideal na dapat ilan yung alagain na maganda yung income? Sa akin ganito, ano, hindi po namin ma-recommendahan ang aming ibang miyembro mag-alaga ng 2 hanggang 3. Depende po yung sa kapasidad niya kung paano niya mabibigyan ng gustong pagkain. So, yung iba ho, na nag-aalaga ng 3 hanggang 5, katulad ng manugang ko, maabot po sa kwan, nasa sistema po ng pag-aalaga po yung para lumaki ang income nila ng kita. So, hindi po namin ni-recommendan ha, ganito dapat mo alagaan. Eh, kung wala ka naman kapasidad para alagaan mo yun, di may narin ang gatas mo. Oh, yun ang ibig ko sabihin. No? Depende sa farmer, yung kakayanan niya. Manong kasi kung lalabas yung isang farmer, gagapas siya, siyempre. Sayang naman kung isa lang yung alaga niya. Yung paggapas, minsanan. Di mas maganda kung 2 o 3 at least minsanan na lang kukuha ng pagkain. Kaya nga, yun nga ang problema natin ho eh. Bigay ko kung marami silang pangkukunan. Kaya nga po ang recommendation namin, magtanim kayo ng dako para ikaw nga madagdagan rin yung alaga hayop. Kasi marami kayong kalaban sa labas pangunguha ng damo eh. Ay kung kulang naman, 2, kulang naman ang pagkain, papayot ang baka mo, hindi ka agar, hindi ka makikinabag rin na ayos. Opo. Pagsimula muna sila sa isa, isa-dalawa, pakiramdaman nila kung kaya pa nila magdagdag para lumas malawa kaya kita nila. Yeah. So yung malaki, yung ibig ko sabihin, yung isang farmer na may alaga isang baka, kumikita na po siya ng 50,000 hanggang 30,000 hanggang 50,000 sa isang season, sa 7 buwan, sa gatas lang, plus yung guya. Ibig sabihin, no, maayos ang pagpapakain niya. Kahit isa. Sa 7 buwan, ho? Sa 7 buwan. 7 buwan, po. Baka umabot ng 200,000 no, sa isang buwan, eh. Sa isang season, eh. Ang kinikita, eh. Sa 7 buwan. Tay, ilang miyembro niya sa kooperatiba niyo po, ulit? Ang aming member, kasalo ko yan, pagkaalam ko, 110 total. Pero ang aming full member, nasa 70 na. Ibig sabihin, full member, full na payment niya sa kanyang capital share. Yung iba, pahulog-hulog pa. Pero binibigyan namin na rin ng chance, ang bawat siya na gusto ng gatas ang baka. Kasi yung iba hong nabibigyan namin ng baka, nagkakaroon na ho ng repayment sa NDA.
Yung ginagawa ng aming co-op, ipinapasa namin rin sa ibang member na wala. So, para masarili na niya yung kanya alaga. Opo. Ayan. Ito yung tanong ko. Gano'n po ba kahalaga ang co-op? Yan. Sa kooperatiba ay napakahalaga iyan kung talagang maganda ang pagsasamahan, yung operators. Ngayon, ang masama sa kooperatiba, pag nakaroon ang kalimitan ng namumuno ng pagsasamantala, ay yung mga ikaka ay hindi transparent sila sa mga miyembro. Yung sila-sila na lang dumidiskarte sa mga pondo, sa pagpapasweldo, sa kung ang paggastos ang mabigat ho eh. Na hindi naman nakaplano, kumbaga, hindi alam ng ibang miyembro. So, kooperatiba, pabagsak. Pero kung maganda, nagkakaisa yung cooperator ng bawat miyembro, lalakas ho ito. Basta pati kayo nagkakaugnayan, yung transparent kayo eh, lagi niyong may meeting. So, sa amin, kooperatiba, may mga cluster leader kami sa bawat barangay. So, pag nagpa-meeting ho ako, bukod sa board, kasama namin ang cluster leader para siya magpaabot na nangyayari sa kooperatiba. Ganda po yan. Ako wala akong masyadong alam tungkol sa kooperatiba, kaya yan yung natanong ko. Yun nga, ang kooperatiba ay napakahalaga dahil magandang kwan yan, na tulungan ng mga miyembro sa lahat ng bagay. Kasi ang kooperatiba ay servisyo iyan sa mga miyembro. Ang tukulin ng kooperatiba. Ngayon, ang mabigat nga, pag mayroong namumuno na nagsasamantala ng lalamang sa loob ng kooperatiba, nagkakaroon ng kutsabahan ang mga namumuno. Ngayon, ang mabigat. So, kamukat-mukat mo niyan, wala na pala kooperatiba, wala na pera. Dahil sa hindi alam ng mga miyembro. Iwas to ang paggastos eh. Wala sa plano. Kaya na nakakain lahat yan sa General Assembly, sa lahat ng yung mga plano sa isang taon, dapat yan babanggitin sa General Assembly. Lalagyan ang pondo ng General Assembly yan. Kung tutusin mo yung karuksan, yan pong kooperatiba, meron man na mga allotment yan para special fund. Yes. Merong, bawat taon po ay pinoponduhan yon kahit hindi yung gumagastos. Ano? Opo, meron po. Meron po. Community Development Fund. Opo, meron. Tsaka yung revenues. Yung mga... Yes, yes. May mga ganyan po yan. Marami po. Meron po kami sa aming FS, sa aming financial statement. Naroon po lahat yung mga pondo ko sa nakalagay. Nakaalat yung mga pondo namin. Tapos sa kalagay ron, nag-meeting ka for a year. Meeting ka for a year. Binebenta niyo po, kinukuha po ba sa inyo 'yon? Pinipick up sa inyo o kayo nagde-deliver sa mga karatig bayan ng halala? Ngayon po, ganito ang aming sistema po. Meron po mga walk-in na pumupunta rito humaharong. 'Yun naman may mga order sa mga karatig bayan, deliver po namin 'yon. Dinideliver po namin yung mga order nila gatas doon sa mga reseller. Pero merong direktahong humahango rito ng finished product na po. Meron na po. Tawagin namin walk-in. Ang lugar niyo, Karoksan, ay unique. After Halahala, wala nang susunod na bayan. Tama po ba? Opo, kundi Laguna na po. Boundary ng Laguna po. Oo nga. Oo nga. Kaduluduluhan, Dok. Ng Rizal Province. Karamihan po, Karoksan, ng mga... Ang anong kinabubuhay sa agrikultura ng mga taga-Halahala? Ganito po ah. Kung labing isang barangay po yata itong Halahala. Ang itong unang mapapasok ng Halahala, puro po ito palay at pag-alaga ng hayop. Sa dulo po, dating palay yan. Doon kayo magtataka, na-convert na po yan sa vegetable farming na. Doon sila kumikita ng malaki sa ngayon. Sa vegetable farming. Kaya, ayun nga ang pinaplano namin, kung kami marketing cooperative, yung mga member namin na pumili sa vegetable, ay tutulong na lang kami sa pagmamarket ng kanilang mga produkto.
So, pati sa hayop, pagbebenta ng mga hayop, tutulong na rin kami siguro ng pagbebenta. Dahil marketing kami, yung mga miyembro lang namin. So, ayan ang mga plano namin gagawin. So, kami naman, may mga plano rin kami mamili. Yung palay trading, yung rice trading. Yung mga miyembro namin, bibili namin niya para hindi naman sila mag-monopolize sa presyo. Tutulungan sila ng kooperatiba na mabili sa mas mataas-taas na halaga. So, kikita ang kooperatiba, matataas pa antas ang pagbibenta nila sa palay. Ganun sa vegetable. Pinapasteurize ko din yung mga gatas ng kalabaw dyan. Apo. Bago natin i-process. Pero meron humahango sa amin na dinadalang kami ng raw milk ng baka, may mga umorder sa amin. Bakit po nila gusto yung raw milk? Di ba madali siyang masira? Bakit hugo nila, bakit may kumukuha ng ganon? Sila po ay nagluluto rin ang kanilang sariling negosyo. Katulad doon ng kalabaw, yung maango sa amin, ginagawa nila kanamitan po ay cheese sa keso. Sa keso ginagawa nila. Ayan, Tay. Ako eh, talagang saludo ako sa'yo. Sa tagal mo na sa iyong profesyon. 46 years lang naman. 46 na. Nagsimula ako ng 20 years old sa D3 sa UP. 20 years. Kaya ba, diba? 1974 ako eh. Sagad-sagad ka na sa experience, Tay. Talagang kaya, isang talo. Dami mo mo kayang isagot. Ang dami ko pong natutunan sa inyo, Tay. Ay, marami pa kayo. Kung gusto niyo yung tanong tungkol sa dairy, marami pa ako gusto ikuha sa i-share sa inyo. Sa ngayon nga, ang layo ni nalala namin mag-asawa, yung parang advocacy namin, namin sa sarili namin, wala na naman kaming pamilya, yung kanya-kanya ng pamilya mga anak ko, tumulong na lang sa pagpapalago ng dairy industry sa halahala. Opo. At kami naman daw, para sabihin ko sa inyo po, ang local government ng halahala po ay nasa likod rin namin kasi ang ikinangay tumitingin sa amin sa pangunguna po ni Mayor Elmer Pilias. Nagsimula po itong tulong na ito sa pagkukuha ko sa paggagatas sa halahala. Rupas sa tatay niya, si Mayor Elmer Pilias yung tatay niya. Ngayon po balit yung anak. Tinutuloy pa naman na nakatingin sa amin, nakasuporta. Opo. Kaya Emmy, makita mo ano, maganda yung local government kung sumusuporta ano sa agriculture. Kaya ano, kasi yung mga ibang mayor hindi ano eh, minsan hindi interesado sa agri. Kaya maganda kung yung local government sumusuporta sa agriculture. Nakasuporta po talaga siya. Lahat to ng mga, katulad ng mga vegetable farmers, nakasuporto po si Mayor Ron. Binibigyan niya ng lakas ang loob yung mga tagahalahala. Yan. Maraming salamat ulit, Tay. Kulang ang isang oras. Alam ko, nahirapan ka araw kasi hindi natin kabisado yung Zoom, pero kinaya naman. Ayos naman. Maraming salamat. Salamat po. Din. Nang marami sa inyo. Sosi. Yeah. Asendong, thank you. Ami, thank you. Maraming salamat, Karoksan. Pumasyal kayo dito. Sige, para makita sa Karoksan. Pasyal kami. Apo, welcome sige, kayo. Sige, welcome kayo rito sa aking lugar. Salamat po, salamat. Salamat po. Ayan, Kasendo, Doc Sosi, isang araw na naman na puno-puno ng kaalaman. Ayan, ang dami po pong natutunan. Akala ko eh, ganun-ganun lang ang pag-ano ng gatas, pero marami palang proseso. At hindi lang ito sa kalabaw, pati sa baka, tumalo na rin tayo. Marapit na kami magkambing, magmilking ng kambing rin. Mga isa-isang tao, meron na. Nako, looking forward kami dyan, Tay. Okay, yeah. Pero para sa matala, paghihiwa-hiwalay po muna tayo. Nay, maraming salamat din po. Salamat. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po hanggang sa ating muling pagkikita-kita. Ito po ang Mag-Agree na Tayo.